kaunting kalaman sa kasulatan. Magandang araw po sa bawat isa. Lumabas na ang tunay na kulay ng Upirian Heritage Conservatory, inggil sa pananalapi. Dito po ay mababasa natin ang great, sis hanggat maari at kayang likumin ang mga pangalan ng local at foreign donors natin. Pwede sila gumamit ng fictitious name if ayaw nila magpakilala, name, province, country, para ma-acknowledge natin sa video sa ending. So nakita po natin na pwede mga wika yung mga donors. Pwede sila gumamit ng fictitious name. Ibig sabihin, yun pong mga pangalang gawa-gawa lamang. Kahit na magsinungaling. Yung mga tao, okay lang. Basta makapagbigay ng mga donors. Ano ho? Yan. Ano ho ba yung fictitious name? O fictitious? Ang nakalagay ho dyan ay not real or true, being imaginary or having been fabricated. Ano ho? Yan ang ibig sabihin ng fictitious. Ano ho? Ano ho ba yan? Hindi totoo. Peke. Wad, gawa-gawa, bogus, ano ho, imbento, yan, pagpapanggap, hindi tunay. Nakita po ba ninyo yan? Yan po ang ibig sabihin ng salitang fictitious. Kahit na mali o kabulaanan, okay lang, basta makapagbigay si. At base pa po dito sa isang text message. Sabi dyan, lahat ng kakailanganin, pagtulong, tulungan ng lahat ng members, someone mag-coordinate ng collections, considered yan as offerings. Ang event ay hindi lang event ng priest, kundi event ng lahat. Hindi dapat mabigatan ang priest. In fact, the other way around, aalagaan o alagaan ang mga Levites, ang malaking mali ng Israelites noon dahil napabayaan nila ang Levites kaya namatay ang continuity na ceremonies. Ang hindi natin alam sa mga taga-Upirian o kay Mr. Narrator, bakit binuhay nila yung Levites? Sapagkat noong 70 AD, pagkagiba ng templo sa Jerusalem, nawala rin po yung Levites. Bakit? Ang tungkulin kasi ng Levites ay mga siwa dun sa templo. Ano? Wala namang templo ang Upirian Heritage Conservatory. Bakit nagkaroon ng Levites? Anong dahilan para po sa pananalapi? Na nung una ay hindi raw po sila tumatanggap ng donors. Pero ngayon, okay na. Ayan, yung mga miyembro ng Upirian Heritage Conservatory, hindi pa rin po ba kayo nakakahalata? Ano po? Ginamit nila yung pangalan ni Abayahawa sa isang kasinungalingan. At kayong mga miyembro ay mananagot din. Imbis na pagpapala, sumpa ang ipagkakalob sa inyo ni Abayahawa. Kaunting kalaman sa kasulatan, marami pong salamat sa inyong lahat.